Halika na at matuto dahil pag-aaralan natin ang oras. Oras na, oras na, alamin natin ang oras. Gamit ang dalawang kamay, maiksi at mahaba. Tayo magbilang ng 1 hanggang 12. 1, 2, 3, 12. Oras na, oras na, alamin natin ang oras. Oras na para matulog, oras na para gumising, oras na para kumain, oras na para matuto. Oras na, alamin natin ang oras. Tara na, sapagkat oras na para kayo ay matuto. Hello, Kinderific Fantastic Kids! Ako si Teacher Dada, ang inyong K-teacher sa kindergarten. K-laro, K-bigat, at K-agapay. Handa ka na bang matuto ngayong araw na ito? Pero bago yan, ano nga ba ang pinag-aralan natin noong nakaraan? Natatandaan pa ba? Ah, ang pinag-aralan natin noong nakaraan ay ang dahilan at epekto ng mga sitwasyon o pangyayari. Tulad na lang, ano ang magiging epekto kung late kang natutulog? Panigurado, late ka ding magigising. Kayo mga bata, late din ba kayong matulog? Kung kaya't late din nagigising? Dapat alam mo kung anong oras kang matutulog. At kinakailangan matutulog ka ng umaga para hindi ka nalilate. Dahil kung malilate kang magising, maaari ka ding malate sa iyong klase. Eh, anong oras ka ba natutulog? Alam mo ba kung ano ang oras? Paano mo ba nalalaman kung anong oras na? Kayo ba ay may relo tulad ni Teacher Dada? Sa bahay ninyo, meron din ba kayong orasan na nakasabit sa inyong dingding? Mabuti kung ganon, para mas madali mong matukoy kung ano ang oras. Ayos ba yon? Kaya mo na bang basahin ang orasan? O ang relo? Kung opo, mahusay. Pero kung hindi pa, tutulungan ka ni Teacher Dada upang mas madali mong mabasa ang orasan. Handa ka na ba? Pero bago yan, may gagawin muna tayo. Gagawa tayo ng sunflower paper clock. Handa ka na ba? Narito ang mga materyales na ating gagamitin. Folder, colored paper, glue o paste, gunting, lapis, color pen, round head fastener, at ang short and long hand arrow. At syempre, maghanap kayo ng mga bagay na hugis-bilog tulad nito. Ang folder ay folder para sa mukha ng orasan. Kumuha kayo ng bagay na bilog. Colored paper. Tulad na lang nito. Ito ay gagamitin natin upang mabakat ang folder sa bilog. Gunting. Ayan, lapis, may mukha na tayo ng orasan. Color pen. Alam mo ba kung ano ang makikita round sa mukha nito? Fastener. Tama ka kung ang iyong sagot ay mga numbers. At ang short and long hand arrow. Bumilang nga tayo ng 1 hanggang 12. At syempre, 1, maghanap kayo ng mga bagay na hugis bilog tulad nito. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ulitin naman natin ang pagbibilang sa Ingles. Sabayan niyo ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mahusay! Ang orasan ay may mga bilang 1 hanggang 12. Alam mo ba isulat ang 1 hanggang 12? Magpatulong sa magulang upang ikaw ay gabayan habang isinusulat mo ang mga numbers na ito. Dapat ito ay nakaayos. Upang ito ay pantay, may tips akong ibibigay sa iyo. Lagyan mo muna ng markang tuldok ang gitna ng iyong bilog. Lagyan ng 12 guhit ang gilid ng bilog. Upang pantay, maaari tayong gumamit ng ruler. Matapos lagyan ng 12 guhit o 12 lines, maaari na nating isulat ang bilang 1 hanggang 12. Ipantay mo ito sa guhit, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
aming dalawa. Ngayon naman, gumuhit ng apat na maliliit na linya sa bawat pagitan ng dalawang linya. Ang mga guhit na maliliit na to ay nagpapakita ng minuto. At ang mga bilang 1 hanggang 12 naman, ang oras. May 12 oras tayo, pero dahil may umaga at gabi tayo, uulit ang 12 hours. Kung kaya, sa isang araw, may 24 hours. Ngayon naman, ating ilalagay ang kamay ng orasan natin. May 2 kamay tayo. Ang maiksi ay para sa hour o oras. At ang mahaba naman ay para sa minutes. Tandaan, sa tuwing titingin tayo ng oras, kailangan natin unahin kung saan nakaturo ang maiksing kamay. At susunod naman doon ay ang mahabang kamay. Ayan, may orasan na tayo. Upang mas madali nyo matukoy ang minuto, ilalagay natin ang mga petals kung saan isusulat din natin ang mga minuto. Basahin nga natin ang number na nakasulat sa petals nito. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ngayon, maaari na rin natin lagyan ng tangkay at dahon ang ating bulaklak. Ayan! May halaman ka nang nagawa. May orasan ka pa. Nag-enjoy ka ba sa ating gawain? Maaari din natin ilagay ang inyong ginawa sa paso para ito ay nakadisplay sa inyong bahay. Ngayon, tuturuan ko naman kayong gamitin ang orasan. Uulitin ko, may 2 kamay tayo sa loob ng ating orasan. Ang isa ay maiksi at ang isa naman ay mahaba. Ang itinuturo ng maiksi ay ang oras at ang itinuturo naman ng mahaba
ay ang minuto. Laging tatandaan na sa tuwing nagtitingin tayo ng oras, ang una nating tinitignan ay ang maliit or maiksing kamay. At para naman sa minuto, ang tinitignan natin ay ang mahabang kamay. Sabihin natin kung anong oras ito. Ang maiksi ay nasa tapat ng 6 at ang mahaba ay tumapat sa 12. Pero dahil minute ang sinasabi ng mahaba, ang katumbas na minute ng 12 ay 0. Nakita mo ba ito sa taas ng 12? Mahusay. Pero hindi natin binabanggit ang 0, kung kaya ang sagot lamang ay 6 o'clock. Isa pang halimbawa, ang maiksi ay nasa tapat ng 7 at ang mahaba naman ay tumapat sa 6. Ano ang katapat na minuto nito? Tama, ito ay 30. Kung kaya ang sagot ay 7:30. Huling halimbawa, ang maiksi ay nasa tapat ng 11 at ang mahaba naman ay nasa gitna ng 3 at 4. Paano kaya ang gagawin dito? Una, tignan kung anong minute ang katapat ng 3. Ang katapat ng 3 ay 15. Pagkatapos ng 3, bilangin natin ang linyang maliit na iginuhit natin kanina. Pero isusunod natin sa 15. Tara, bilangin natin. Dahil may 15 na tayo, ang susunod dito ay 16, 17, 18. Ibig sabihin, ang kamay ng minute ay nakatapat sa 18. Ibig sabihin, ang oras natin ay 11:18. Ang mga oras na binanggit natin kanina ay 6 o'clock, 7:30 o'clock, 11:18 o'clock. 6, 7:30, 11:18. Tandaan, sa tuwing titingin ng oras, ang unang babasahin natin ay ang numerong nakatapat sa maiksing kamay at kasunod naman ito ay ang nakatapat sa mahabang kamay. Napapansin niyo ba ang dalawang tuldok na nasa gitna ng bawat bilang? Ito ay sinusulat upang mapaghiwalay ang oras at ang minuto. Ang mga nabanggit na oras ay maaaring oras din ng mga mahalagang gawain mo. Ang 6 o ika-6 ng umaga ay maaaring ito ang iyong oras ng paggising. Ang 7:30 naman kung gabi, maaaring ito ang maging oras mo upang matulog. At ang 11:18 naman ay maaari ka nang kumain ng tanghali sa oras na ito. Ngayon naman, bibigyan kita ng pagsasanay. Sabihin mo kung anong oras na mula sa ipakikita ng orasan sa iyo. Bibigyan kita ng 10 segundo sa bawat bilang. Handa ka na ba? Para sa unang bilang. Ang tamang sagot ay 4 o'clock. Para naman sa ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay 9 o'clock. Ikatlong bilang. Ang sagot mo ba ay 12 o'clock? Kung opo, tama ka!
para sa ika-apat na bilang. Ang sagot ay 1:30. At para sa huling bilang? Ang sagot ay 6:15. Lahat ba ng iyong sagot ay tama? Kung opo, you are very good! Ngayon naman, tignan ang larawan. Ano kaya ang tamang oras ng pagtulog ng batang tulad mo? 12 a.m. o 8 p.m.? Ang tamang sagot ay 8 p.m. o 8 ng gabi. Sunod, anong oras kaya ang tamang pagising ng batang tulad mo? 9 p.m. o 6 a.m.? Ang sagot ay 6 a.m. Lahat ba ng iyong sagot ay tama? Kung opo, ikaw ay very good. Ikaw nga ay kinderific fantastic. Ngayon, tapos na ang ating araling mga bata. Tatandaan, laging pahalagahan ang oras. Hanggang sa huli, paalam!